Magandang araw mga ka-channel! Welcome to FTV, your tech wisdom channel. Today, I'm going to share to you isa na namang tutorial. Although ito ay marami nang nakakaalam, pero sa tingin ko marami ding hindi nakakaalam ng tech nito, no? So, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung tinatawag na converting text to table and vice versa, no? Bakit ba ito mahalaga? Sa tingin ko mahalaga ito kasi lalo na kapag tayo ay mayroong clerical job o secretarial job o minsan sa personal nating ginagawa, minsan kailangan nating gawing table, ano, yung data natin na text, ano? And then minsan yung table kailangan din gawing text, ano? Okay. So, ano ba yung mga gamit? Minsan kailangan natin gawing table yung data para magkaroon tayo ng list. No? For example, sa panahon ngayon, bibigay tayo ng ayuda, meron tayong table. No? Yung pangalan, yung kanilang lugar, ilan yung pamilya sa isang compound, ayan, mga ganun bagay. So, minsan yung table naman kailangan natin gawing text, no? Upang ilagay natin, ano, sa paggawa ng mga invitation letters, no? Kaya letter of intent, ano, letter of request, ano? Yan yung mga gamit. Kung bago ka lang sa ating channel, I request you to click the subscribe button and then hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. And then I would like you to watch until the end, ano, para matutunan natin yung skill na ito upang magamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Okay? So, ready ka na? So, let's get this started. Okay, mga ka-channel. Ito po, binuksan ko na po ang Microsoft Word. Kaya po na sila sa inyo, pag-aaralan natin paano natin gagawing table ang mga text, especially yung napakaraming pangalan. So, may temptation na ito ay manumanuhin natin. Pero kung marami yung data, meron tayong way. Yun na nga yung converting text to table. Ano? At palagay ko, itong trick na ito ay wala pang masyado nakakaalam. No? Let's say, for example, meron tayong listahan dito, no? Kumuha ko ng mga pangalan, although hindi ito karamihan, pero medyo marami na. So, try natin i-convert as table. So, ang goal natin, for example, last name ang nauna dito, paano kung halimbawa gusto natin i-dalin yung first name at middle initial sa gawing kaliwa ng kanyang last name, no? So, merong temptation na i-cut and paste natin yung first name at middle name at i-paste sa kaliwa ng last name. So, merong mas madaling paraan. Okay? So, gawin natin. Control A natin. Select all. So, insert, menu, table. Convert text to table. Dito sa bandang ilalim, separate text at piliin natin yung comments. Okay? So, paghihiwalay niya yung last name tsaka yung first name at middle sa comma. Okay, let's so ganito ang mangyayari pag tinig natin yung okay. Ayan siya. Okay, so pinaghiwalay na niya yung last name at yung first name kasama yung middle. So, ang gagawin natin para malipat yung first name at middle initial, patapat natin yung mouse dun sa gawing kanan na column. Pag naging black arrow na pointing downwards, click natin. Okay, so na-highlight siya. Right click tayo dun sa highlighted area, anywhere dun sa highlighted, eh. So anywhere, so dito sa ilalim, click natin yung cut, yung parang may gumawa cut. And then papat natin siya dun sa gawing kaliwa ng last name dun sa pinakaunang entry, diba? Di masalang, okay, pag naging drop down arrow, naging black arrow siya pointing sa baba.
tapat sa left ng last name. Pag naging black arrow, pointing down, right click, piliin yung insert as new column. So, click natin yan. Ayan, so, nalipat na yung first name at middle initial sa gawing kaliwa. So, paano natin pagsasamahin yan? So, babalik lang natin yung proseso. Control A natin. Highlight natin buong table. Shortcut, Control A. Kung gusto nyo naman ng long cut, punta tayo sa layout sa taas. Tapos mayroong select command button dito sa dulo ng kaliwa. Select table. Ayan. Yung long way. Kung ayaw nyo ng mahaba, Control A lang. O kaya, using your mouse. Okay. So, ang gagawin natin, punta tayo sa layout. Ayan, no? Naka-select na siya. Layout, then convert to text. Dahil sa table, so ang option ay convert to text. Okay, click natin yan. And then, dito sa dialog box, nakalagay dito, separate text with tabs. Ipiliin natin yung other sa dulo, no? So wala tayong itatype dyan, click natin yung other, click ok. Ayan, no? Parang magic. So ang nangyari, napunta yung first name at middle initial sa gawing kaliwa at yung last name ay napunta sa gawing kanan, no? Yung gusto natin nangyari, so yun yung easy way, the fastest way para doon. Okay? So paano naman kung ibabalik siya? Babalik natin yung last name sa kaliwa ulit. Yung gusto natin nangyari. Balik naman natin yung space. So highlight natin. Dito tayo sa insert menu, table, convert text to table, eh? Dahil text siya, table ulit. Okay. So, click natin yung sa ilalim, separate text at other. Ibig sabihin yung space. Click natin other. So, hiniwalay niya yung bawat name. First name, initial, last name. So, highlight natin yung last name. Pag naging black arrow pointing down, right click, yung cut. So, ibabalik natin siya doon sa kaliwa. Taas yung mouse, pag naging black arrow pointing down, right click. Insert as new column, piliin natin sa face options. Ngayon, para maging text siya ulit, so, highlight natin siya ulit. Tayo sa layout, select table. Ayan nyo, pwede naman control A. Okay. Or, highlight natin. So, sa layout, options, convert to text. Table, gagawin text ulit. Convert to text, click. Okay. So, sa dialog box, piliin natin yung separate text with commas. Ayan. So, nabalik ulit yung last name sa gawing kalawa. And then, tanggalin natin yung space. Ito tayo, no? May parang of spacing. Remove space. So, ayan. Nabalik na ulit yung last name sa gawing kaliwa. At yung first name at middle initial sa gawin. So, ganun po yung madaling paraan ng pag-manipulate, no? Ng listahan. So, text to table, then table to text. Okay, so sana nasundan natin. Kung hindi po natin nasundan, pwede natin ulit-ulitin yung video para makuha natin yung technique or yung skill.
Okay mga ka-channel, kung nagustuhan ninyo ang ating episode today ng FTV, paki-click ang subscribe button and ngayon din paki-hit ang notification bell para lagi tayong updated sa mga ganitong tutorials na pinalaman sa computer. So kung meron kayong mga requests, pwede niyong i-comment doon sa ilalim sa comment section, and then para sa iba pang videos ng FTV na din di po ano, naka-paste din po dun sa description box. Okay, so that's it, sir F here once again, and share something good because it is good to share. Take care.